Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update ngayon sa social media. Ito, mga kaaldab, siguro naman po, marami pong nagkokomento patungkol po sa pagbati kay Richard Fulkerson. Ang dami talagang bitter, no, mga kaaldab. Pagdating po kay Alden Richards, ebidensya at resibo lang po yan, mga kaaldab, na magpapatunay na hindi po talaga nila tanggap yung katotohanan. Although sabihin natin, mga kaaldab, na pinuputol ni Bossing Big Soto yung pagbate kay Alden, pero ganun pa man, binati pa rin po niya, di po ba? Lumabas pa rin po sa bibig ni Bossing Big Soto ang pagbate kay Richard Fulkerson, at talagang pinanindigan naman po niya ang salitang Richards, di po ba? Hindi po niya tinawag sa Alden, di po ba? Kasi alam naman po natin, mga kaaldab, na Richards po talaga ang tawag ni Bossing Big Soto kay Alden Richards, di po ba? Doon po, ang dami pong nagkomento, ang dami nagsabi na late na yan, Mr. Destiny. Kumbaga, kahapon pa yan, bakit naman kayo kikiligin? Bakit naman kayo masaya? Ano bang meron? Porket binati lang naman. Normal lang naman po nabatiin ang happy birthday ang isang taong nagse-celebrate, di po ba? Pero kumbaga, tignan na lang po natin kung ano ang magiging reaksyon ni Alden Richards pagka nag-live na naman po siya. Malay nyo, biglaan na naman. Ganun naman po ka ano si Alden, eh. Pabigla-bigla, di po ba? Yung tipong gugulati na lang po tayo. Yung tipong, oops, ano na, di po ba? Yung tipong natutulog na tayo, patulog, yung tipong patulog na po tayo, saka po siya magla-live, di po ba? Well, may mga bagay-bagay po, mga kaaldab, na mahirap pong magpaliwanag, mahirap pong magkomento, pero darating naman po yung point, mga kaaldab, na depende na lang po sa inyo, depende na lang po sa paniniwala kung ano nga po ba talaga at kung sino nga po ba talaga yung dapat nyong paniwalaan, mga kaaldab. Eto, dito tayo pupunto, mga kaaldab. Marami ka kasing mga nagtatanong, medyo umiingay nga po sa social media na parang wala na nga po daw teleserye si Alden. Tapos na nga po ba ang kontrata talaga niya, o ang kontrata niya ay talagang hanggang 2023 na lang ang kanyang pinirmahan noong nakaraang taon? Di po ba? Real talk to, mga kaalda, para lang po sa kaalaman ng lahat. Baka kasi may mag-react, Mr. Destiny, kakapirma niya lang yan, di ba? Nagkaroon pa nga ng presko na hindi niya iiwan ang GMA Kapuso. Wala naman pong iwanan na mangyayari, mga kaalda. Yan naman po yung totoo, eh. Wala naman po talagang iwanan na mangyayari. Baka naman kasi may magre-react na, Mr. Destiny, fake news ka na naman. Hindi aalis si Richard Fulkerson at never yang aalis sa GMA Kapuso. Mananatili yan doon dahil yan din yung sinabi niya. Well, babasagin ko lang po sila. Wala po tayong update na ganun. Kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, talaga naman pong mananatili po si Alden sa GMA. Pero dito po pumapasok ang kontrata na baka freelancer na lang nga po siya ng pagpasok ng 2023. GMA Network pa rin po siya, mga kaaldab. Wala naman pong pinagkaiba yon. Kaya lang, pag freelancer ka na kasi, pupwede kang pumunta pag pinatawag ka. Pupwede ka rin hindi. Di po ba? Pwede ka nang tumanggi na gawin to. Di po ba? O sasabihin, may project ka, Alden. Kaya mo ba? Pwede ka ba? Di po ba? Yung tipong nagtatanong kung pwede ka ba? Hindi po katulad ng kumbaga nakapirma siya, although tumatanggi siya sa iba. Pero sa pangalawang pagkakataon, never na po siya makakatanggi. Di po ba? Yun ang sinasabi natin. Gaya nga po ng, kung matatandaan nyo, di po ba nagkaroon ng teleserye si Alden at si Mengay? Di po ba sinabi po na nagplap po yung teleserye ni Alden at ni Mengay na Destined to be Yours? Tapos magkakaroon po sana sila ng partner noon, o yung maalala nyo sa aso na kila Ruru at kay ano na ibigay, dapat ang partner nga po ni
ni nasa dulo ng dila ako, Makal, yung partner ni Ruro na babae, dapat si Alden daw ang gaganap nun, napunta kay Ruro. Sa mga nakakaalam pa po niyan, comment na lang po kayo. Medyo matagal na yun eh. Pero doon po tumanggi si Alden. Sabi nga po niya, gagawa po ako ng teleserye, pero never na may ka-lab team. Never kung magkakaroon ng mga lab team sa teleserye. Ibig kong sabihin na, kumbaga wala siyang eksaktong ka-lab team. Yung tipong, kumbaga kung sino lang yung mag-a-attend, parang yun lang. Kung parang namimili rin po siya kung sino. Wala siyang formal na ka-lab team. Yun po yung sinang-ayunan ng GMA sa sinabi niya. Yan po yung katotohanan, mga ka-aldab. Kaya nga po, ito yung sinasabi ko, lalo na po sa mga dumadala sa channel natin, sa mga bumibisita, may mga pagkakataon po na mapapaisip din po kayo. Di po ba? Na totoo naman po na parang kakaiba kasi kaya nga po natin nasabi na baka malaya na si Alden kasi wala na nga pong update. Hindi na nga po kumbaga binabalita pa. Dati kapag aalis si Alden papunta ng Amerika o ng Japan, ng ibang bansa, eh agad-agad na andyan yung itbulaga ang balita na ganito, magbabakasyon na ngayong buwan, etc. Di po ba? Parang wala na eh, parang hindi na ata tinututukan pa ng management o ng GMA Kapuso ang pag-alis ni Alden. Biruin nyo, nagulat na lang po tayo, di po ba? Na kumbaga nasa ibang bansa at si Alden na nga po mismo yun ang pahula sa kanya. Kaya may mga bagay-bagay po na mahirap po muna magsalita, mahirap magkomento. Although pinost po ng pamilya ni Alden, pero wala naman pong balita. Hindi po katulad ng dati na automatic po na binabalita ni Lar Santiago, ni Nelson Canlas. Pero dito kapansin-pansin nyo na parang hinayaan ata na walang update. So sige, magbakasyon na kayo. Parang ganun. Ito'y base lang naman po, mga ka-aldab, sa mga nakukuha nating impormasyon na sinasabi ko naman po sa inyo na pwede siyang totoo at pwede rin hindi. Depende na lang po sa mga kumbaga ano yung magiging scenario po ninyo. Di po ba? Yan lang naman po tayo eh. Pagdating naman po sa update, number one po tayo. At nga po sinasabi nila na si Bossing nga po raw ay medyo parang inisnab yung pagbate, parang yung magsasalita pa raw po si Mengay, eh pinutol niya na. Kumbaga, parang nagmamadali si Bossing na hindi natin alam. Kita nyo naman po sa video, ha? O baka sabihin nyo, naku, Mr. Destiny, sisiraan mo na naman si Bossing sa Itbulagay. Wala naman sinasabing ganyan. Ang punto natin yung bumabati pa lang kasi mabilis na po yung ano, parang iniiba po kasi ni Bossing Big Soto yung topic. Pansin nyo? Real talk, mga ka-aldab, pansin nyo po ba? Well, kung babalikan nyo po yung video, masasabi nyo, oo nga, Mr. Destiny, parang may ibig, para lang po sa kalaman ng lahat, baka gusto lang po ni Bossing na supresahin ang legit Dabber Cards para sa pagbabalik ni Alden o yung mga talagang nakatuto kay Alden, di po ba? Kasi sinabi naman po ni Wally na balik ka na, di po ba? Ibig sabihin, o uwi ka na, ibig sabihin, eh pumayag na po ang Itbulaga o nagkasundo na sila. Common sense na lang po, pero syempre sasabihin naman, eh baka sinasabi naman ni Wally, Mr. Destiny, na uwi ka na sa bahay mo. Di po ba? Hindi naman alam ni Wally na nasa Japan siguro si Alden. Kasi nag-live po ito sa kanyang Instagram, hindi po ito bumate, di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap ipaliwanag, mahirap ikomento, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, eh lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny, para updated po kayo sa mga video pa na ilalabas po natin. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag nyo pong kalimutang i-share ang mga video natin, ha, pagkatapos nyo pong
panoorin. Salamat po sa panonood at pakikinig.